siyang pinost ng dating event organizer ni Tekla na si Winston J. Ladera ang nangyaring gulo at pananakit ni Michelle kay Tekla sa Tacloban City noong September 23, 2017. Ayon pa sa kanya, hindi na siya nagulat nang malamang pinatulpo ni Michelle si Tekla. Napakababaw ng dahilan ni Michelle para saktan at alpustahin si Tekla ng ganun-ganun lang. Nangyari ito sa hotel nang ginising ni Tekla si Michelle umaga bago sila mag-away. Nagalit umano si Michelle dahil ginising siya ni Tekla para mag-ayos at mag-almusal na dahil aalis na sila papuntang airport. Sa pagising ni Tekla kay Michelle ay agad nitong binasag ang mga plato sa lamesa sa loob ng kwarto nila sa hotel. Nagulat si Tekla at natalsikan nito ng bubog sa kamay. Kaya naman duguan si Tekla sa may kamay at sa may bandang leeg. Hindi lang doon nagtatapos ang away nila dahil sa pagbaba ni Michelle sa hotel ay nag-iskandalo ito at pinagsisigawan sa lahat na sisirain niya ang karoon ni Tekla dahil buwisit umano ito. Hinayaan lamang ito ni Tekla dahil nakakahiya sa mga tao na nasa loob ng hotel. Sinubukan pakalmahin ni Tekla pero tuloy pa rin si Michelle sa pag-iiskandalo. Tinapa ko masyado na siya kasi 3 years ago, mas worse pa yata yung nangyari dito sa Tacloban. Punta ko si Super Tekla last September 23, 2017 kasama po ang kanyang girlfriend si Michelle para po sa event. Ako po yung organizer that time with my partner, si Sir Maki Magalia. So, kami po yung coordinator at that time. So, ang nangyari po ay nagkagulo po nung pauwi na sila ng Manila. Hindi po sila nakaabot ng flight silang dalawa dahil nakaroon po ng kaguluhan sa hotel. So, ako po yung naghintay sa kanila sa baba that time para po maghatid na po sa kanila sa airport. Siya po sa issue! Wala akong WhatsApp. Baka naman sila. Any reaction lang doon kasi diba, 3 years ago, so nanahinig tayo. Diba, kung gaano tayo prinsipektahan yung career ni Tekla kasi hindi natin inilabas yung nangyari sa hotel. So ngayon, ang pagkakataon, napag-usapan na, siya, pwede mo na siya nung lumabas si Michelle. Napag-sabi ko na 3 years after yung nangyari. For me, hindi si Tekla yung may problema, yung girl. Sa'yo, ano ma? Hindi, actually, parang yung nababasa ko, parang naman nabas talaga na ang girl ang may problema. In the first place, ito, Sir Maki, ha? Kung hindi talaga love ni Tekla si Michelle, bakit pa siya nag-request sa atin na po i-book siya ng ticket, di ba? Isa na yun. Lahat ng mga expenses para ma-provide, madala siya dito. Hindi niya kamot po? Talaga akong video. Hindi ko lang talaga nilabas that time. Actually guys, that's September 23, 2017. Kasi naalala ko din, baka yun din namin maging masira sa event. Kawawa rin naman pala si Tekla, no? Ito ang pinaka nangyari noon, morning ng 5:30, between 5:30 to 6. Then may tumawag sa second floor ng karating room na check-in. Nagtawag doon sa front desk na meron doon nakakuluan sa second floor. Then, yung front desk namin, kasama ko doon si Paul that time ako, na sabi doon si Tekla daw, magwawala daw doon. Si Tekla lang yung na-mention. Then, hindi umakit kami ng elevator. Pagdating namin, daw, ninabutan ko talaga nakita ko, bukas yung pinto, nagkalat ang mga spaghetti. May basa na plato at saka wine, yung parang yung sa wine. May duguan si Tekla sa kamay at sa mukha, sa may hiling. Yung girl medyo nagbawala na siya, siya yung isterga, siya yung gano'n. Tapos si Tekla, sabi nga, pinatatahimik niya yung girl yung that time. So, yung na baba. Tapos doon na nagagulo. Pumasok na si Tekla sa sawa, tapos sinabing ko, yung isa kong miss, pasok ka na kasi ang flight ang hinahabol. Sabi, hindi daw, magpupunta daw ako ng police station, punta ako, kailangan ko, inuwalak daw yung pagkatao ni Tekla sa buong Pilipinas. Parang gusto niya magtatawag siya ng reporter. At sinabing ko si yung girl, miss, sumakay ka na ng van kasi malilate na talaga yung flight. Anong sabi niya? Hindi ako sasakay kasi gusto ko malaman ng buong Pilipinas.
kasi na napag-iwanan na sila ng plane. So, pag golden month na plane ang mahal nun, mga 8,000 yun. Golden lawa sila. Tapos, to think, 3 years from now, nakaya nun, girl. Nakaya din sa kanya yung ganong senaryo. Tama. Tapos, yung mga kaibigan ni Tekla, hindi siya papuruan kung hindi umatid sa turuan ni Tekla, diba? O, kasi lahat naman nagsabi niyo, hindi yan. Positive ako sa isang lang si Donita Noo, sino pa? Yung ex ni Tekla, na 8 years, may 40 Michelle, mayroon pa talaga ex. Sabi, hindi daw niya na-experience. Mas posisya siya, yun lang ang point of view ko. Kung hindi talaga mahal ni Super Tekla si Michelle, hindi niya pinapapunta, hindi niya pinapasama dun sa event niya sa Patloma. Ano po ang masasabi ninyo sa isyong ito? Comment down below. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.